niya kini award, kini nga theme nga built to last for 5 Sundays. Kaya ang purpose nga muna ako, ang ako pangandoy as a pastor, nakita mismo mga magkaliya ka Kristo. And amen. Okay, sa wali pa rin pastura, ang tao na ako mga dili mo gamot, yan ang Kristo, dali ka maibot. Okay? Kung dili ka magamot sa pagpanglagan sa Kino, dali ka kahit maibot sa mga pagsulay. Tingali ang maibot sa inyo, ay ilang trabaho, ilang pagsulila, ilang mga pagsulay ng problema, dali na kahit ka maibot, maibot. Nakita na ako, kadagay mga tao yung suod, na nalagad kay Jesus, super kadasig, pero along the way, nangawala sila kay naman ang ilang gamot mismo kuya. Amen. Now, every day is a battle. Can I remember? Kada adlaw mismo, kung saan ikagubang na dapat nato pangandaman. Kaya kung dili ka gamot mismo kang Kristo, dali ka kahit ang ibon. So there is no reason. Ako desire yun nga, ang purpose nga nung ako nang sanihan pag-ayo, namugamot kita, hindi lang tanga, simbata, pero wali ka nagamot. Can I remember? Na yung mga tao yung soon nga, sa ilang pagawas, okay, God, bakit ka nag-smile, pero deep inside mismo, huyang sila. Amen? I do believe, Mason, the greatest foundation na ato sa diyan karon is our spiritual maturity sa Ginoo. Ngano ang mga tao emotionally weak? Ngano sila mismo nga? Ang ilang physically weak sila? Because ang ilang huyang, ang pinakamotive na ito, diyan ka base sa spiritual life na ito. The spiritual life, it is our firm foundation, mga atong roots mismo, eventually, ang atong emotional, ang atong mga lagiway, atong character, diya ka base sa atong spiritual maturity. Can I hear amen? So, ikaw mature ka spiritually, ikaw malingon, mabuhutan ka, hindi ka na ikaw na, hindi ka luuran. No? Kaya sa lahat mga luuran, bukod weak ilang roots. Wala sila na grounded. Karong kayo sa natin isabihan, the part 1 of our build to last. Open your Bible in the book of Colossians chapter 2, verses 6 to 7. Okay? Hingay mong katapat. Sukat ka ron. Ayaw sa ito sa biyahe. Okay. So, this at ang istorya ha. Para makuha na ito. Learn na ito. Okay? Pagkayo. Okay. Colossians chapter 2, verses 6 to 7 sa NLT version. Lingo siya, and now. Send me and now. Okay. Now, ladies and gentlemen. And now, just as you have received our accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. The Lord bless His word. The background of the story, si Apostle Pablo Ixon, nag-encourage siya sa mga Kristohanon sa itawag natin Colossians o Colossians. Colossians, o kinimang itawag din Colossians ng mga tao. So ang naitabo Ixon, because they were so discouraged, ako ba mga Kristohanon na deceived sa mga kailayan sa kalibutan, encourage na nga, pahiliyog na mga taga-identity ay pa-deceive sa mga guwapa, o lay Ginoo. Ayaw pa-deceive sa mga guwapo na may mga car, na red. Pero wala sila ay Diyos. Ayaw pa-deceive sa mga kwarta mismo, i-offer lang, bayo sa mong kaluwasan. No, may mga tao mismo, i-bayo ilang kaluwasan, kung dahilan lang sa kwarta. So, wala si Apostol Pablo, nag-encourage siya, ayaw mo pa-deceive. Ingon sa padayon mo kang Kristo. And then, give me the verse, ingon din siya, and now, just you have accepted Jesus. Kinsa din nag-accept kay Jesus? As your Lord, Savior. Wala nag-accept kay Jesus as our boyfriend. No? Iklaro sa Bible, as you have accepted Jesus as your Lord and Savior. You know, they accepted Jesus Christ and as your Lord. Kaya ng Lord, ang meaning ang honor. Okay? In other words, kung Lord siya, siya may nagpalag-iya sa inyong kinabuhi. If Jesus Christ is Lord, sama na itawag na itong landlord kung na yung mga boarding house, the boardery. So now yung mga landlady, landlord. In other words, siya may tag-iya sa inyong kinabuhian. So kung si Jesus Lord na ito daw, siya may managiya sa akong kinabuhi. Magpasabot, dili na atong will matuman, kundili ang will ni God na matuman. Can I hear amen? Amen. So, dili klaro kay si Paul, nag-encourage siya sa mga disciples, ingon siya, as you have accepted Christ Jesus as your Lord, then this is the command. You must continue to follow Him. I mean, this is not a suggestion, this is not a request or requirement. Ingon siya, mas book up pag yung case, Jesus man yung Lord,
you must continue to follow Him. Can I hear amen? So kung gusto ko, kung si Lord, kung si Jesus Christ ang Lord, I am commanded to follow Him. Amen. Naniwala sa magpagsunayway ka nga, Lord, kapoy man, follow Him. Amen. Lord, wait na ko, follow Him. Amen. Ah, Lord, na kayo mga rason, ang punya na ko, follow Him. Di ba? So kung gusto ko, kinifollow Him, gari echo ni siya from generation to generation to those people who accepted Jesus as their Lord and Savior. Ingat ka tapad, follow Him. So wala na excuses, wala na tayo ng mga rason nga, Lord, inasako, kapoy kayo. But the Bible says, kung si Jesus imong Lord, wala kayo choice, kundi to follow Him. Can I hear amen? Ingat ka tapad, follow Him. Follow Him, ha? Follow Him. Follow Him, let your roots grow down into Him, and let your life be built on Him, then your faith will grow strong in the truth. Now, there are three things that I'm nakita today. As you receive or accept Jesus, your personal Savior, the number one word is continue. Okay? Continue. Ikatuwa, ginagingon sa dili nga, your roots grow down. In other words, ginaglan be rooted, ginaglan mismo mugamot ta. Una, continue. Ikatuwa, murooted ta, mugamot ta, ikaw pa, ikatulo, build up. So gawas na kita magpadayon, gawas kita mugamot, or gawas kita mismo ma-founded or ma-build up the Kristo, mauni siya ang resulta, mauni ang resulta kung ikaw mismo i-consider ni mo o giilan mo si Jesus na Lord sa inyong kinabuhi. In other words, si God mismo, He is expecting you and me na mo-follow ta sa iya, gawas na mo-follow ta, kinanglan rooted ta sa iya, gawas na rooted ta, kinanglan build up ta sa iya. Can I hear amen? Amen. So, din mo makita, Ikson, ang resulta kung kita mag-continue rooted ta, build up, ang resulta din mo din, then your faith will grow strong in the truth you work on and you will overflow with thankfulness. In other words, kung mature ang tao, sige na siya o smile. Amen. Kita na mo ka ng thankful na tao, ng joyful na tao sa inyo to. Joyful na. Nagayin ako ng face niyo na joyful, babe. Eh? Joyful. See? Taliwala sa mga pagsulay, joyful. Niya naman, dahil ang kinailan na mga tao na joyful, ka ng thankful na tao, o na mga tao na mature. Taliwala sa mga pagsulay, ang iyang pagkapasalamato, wala ka dipindi sa mga bad situation. Kung bad situation, bad, good po ka. No! In other words, reason, because ang atong kinabuhi, wala nag-build up, wala na-founded sa kalibutan. We are founded, yes, sa Pintang Kristo. In other words, taliwala sa mga pagsulay, ang automatic yun ang manifestation sa mga tao na mature is thankfulness. Amen. Amen. Your faith will grow kung kita rooted ka in soul. Can I hear amen? Amen. So this is all the excuse of longevity. Paul talks about longevity. In other words, lasting foundation or lasting roots. May mga roots mismo na dalira, may mga roots bitaw na naugat yung pag-ayos. So, sa o bagyo, di yun na siya mabarog, di yun na maibot. Inanap ko na ang paglantaw ni Pablo sa kuwang kinabuhi as Christians. Sa book of Ecclesiastes, kung basahaw din mo, nag-aingon diya na there's a time to be born, there's time to die, the time to plant, time to harvest, time to kill, time to heal, time to tear down, time to build up, time to cry, time to laugh, time to grieve, time to dance, and time to scatter stones, and time to gather stones. So in other words, the time is more time. So imo pasingan, there are 18 times mismo na mingon si Solomon na there's a time to build, there's a time to scatter. Pero wala ginikol sa Bible, kanang word is over, there's a time to quit or give up. Amen? So in other words, kung ikaw mismo ginaturing mo si Jesus, your Lord, God is expecting you and me to continue. Na di kita mo give up. Di may katapa, don't give up. Ang rason na dali na kayo mo give up ang tao, kung kaya nuhuyan ka yung foundation. And I want you to understand this spiritual growth comes after salvation. Dili ka mo grow spiritually kung wala, kung dili ni mo si Jesus, kung dili Lord si Jesus ay mo kinabuhi. Can I hear amen? In other words, there's no spiritual growth without salvation.
Sa mga estudyante, kinahanglan, they were commanded to study well, they were commanded to tumato sila sa school, nga dili sila magbulakbol, kinahanglan excellence ng grades, and then kinahanglan magkasugan sila sa mga exam, dili sila mupit, kay kung mupit sila sa mga exam, mga exam or mga test points on, mupit ganin sila, dili na makuha ng pangandoy, kanahiri men. In other words, atong kinabuhi exam, importante na makita mong gamuta, diyan ang Kristo. Kaya ang taong sa iyong kapat, wapa to na, pero ang pinaka-importante, asa kalamon siya sa Ginoo. Amen. 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 Lingiko mo na, wow, nindot kay style sa mo. Lingiko mo na, grabe, yung pula-pula lipstick, o yan, mga ka, nindot kay style, wapa kay na. Pero ang Ginoo, exclamation na, nagtutok siya na kung sa ka, nga asa ta kalamon ni gamot sa iya. Kay mo ni kita isin na kayo, hallelujah, rin mga push may mawala ko ni Scarlett. In other words, wala ka na gamot ka sa Ginoo. Ang desire sa Ginoo that we will build to last, kinaklan we will have a lasting foundation. Mo ni desire sa Ginoo may so, mo na our highest depends on our death. In other words, ang atong kataos, katas on, nagdipindi na sa atong kalamon. Amen. Let's say, hindi ka building, nindot to this ya. Nga nung kini, taliwala sa mga lindot, di ba gini mas-shake, makaiso, or diling matayo? Because, grabe ang foundation natin. Ang Robinson, bati pa kuno kay Sunan, bati pa kay Sunan, di nga naman, ang una nilang gibuild, ang ilang foundation. Kita na mong building, ang una nilang gibuild mismo ang kataston. Ang mag-una sa taas, ang lilipat, ang decoration, pag gamay na nalino, bang, buka. Kita na wala ka building. So, when we talk about building or kung ano action sa mga dagko ng mga higante ng mga building, ang engineer gina na ang una nila i-build ang foundation. Inana ko na sa itong kasing-kasing, ang atong iuna na build na itong nation, ang atong foundation ni Kristo. Kaya yung email, dili na nga si Ita, kuya, okay mo na ang fellowship ta, pero individual sa tuwa. Kung gusto ta mismo nga dili maparog, mapukan sa mga pagsulay, kinahanglan mo gamot ka, di ang Kristo. Di ang tawang mo gamot, di ang Kristo, di basta-basta ang maibot. Amen. Amen? Amen ba? Amen. So we need to have, if we want to grow as a believer or as a disciple, the question is, how's your roots? Or how's your foundation? We need to have a strong foundation in order to have a strong spiritual life. Can I hear you, amen? Kinahanglan malikmong ta spiritually because akapaginas your foundation. Can you talk about foundation? Foundation is very costly and expensive. Maybe mga tao di naman notice mainson. Sa ato pa, kana sa Robinson, ginatabunan na nila, watakabaloon sa na ilang ginamuha. Pero the deep na sila deeper sa foundation, di mo na makita. They were unseen, they were expensive, and very, very costly. When you build a building, sinanglan ang foundation, very costly, di na expensive. Nga naman, para malikod, hindi pa-aas na sa building, sa pila ka floor, 30 floors, o sa mga pila ka floors, may sonan, para malikod sila, sigurado nila, malikod po ang ilang fundasyon. So right now, in the Build to Last series, ang subtitle natin is Building a Strong Foundation. So, more information, before we go up, we need to go down deeper. Amen? So before ta mismo maglipay sa pagpanglagad sa ito, ma-enjoy mo tagagan, ma-enjoy ta mismo mag-worship ta together with our brothers and sisters, ma-enjoy ta mismo na i-party sa church, ma-enjoy ta na-encounter, ma-enjoy ta panalig so on. But listen, I want everyone, I encourage everyone to go deeper in your relationship with the Lord. Amen? There are secrets of longevity. Kung saan ni longevity? Longevity is length of life, or the length of time that something or someone lasts or continues. So, ang word niya longevity is meaning length of life. So, unsa ka, pila ka adlaw ka, or kumusta man yung pagpanglagad sa Ginoo, una-unaan mo, mulas pa ka, or dili. Siyempre kita sa itong kaysoon, hindi na itong kaysoon, nabasin mo, backslide mo, pastor, no? Basin mo, undang mo, pastor. Na yung mga tao, last series na nan, along the way, mawala. Tingnan ka tapat, dili na ikaw. Amen? Dili lang tayo sa may lagpon mero. Murag ikaw tubo, kanang sugar cane. Hindi ka mo mga na, parat-parat. Pag-abot sa unahan, nasa kang isa, dasikel.
Pagkapuntapot sa kinig tumoy, luwala kang tamis. No? Ingat ka tapa, dili ka tubo. Durian ka, hasta narinigan. Amen? Amen? So, one of it, so there are secrets of longevity. Or secrets to build to last. Okay? So, there are five Sundays na tumoy, so, but number one, only siya. Secrets of longevity, ako ni ginabalik-balik, very, 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 very practical, devotional life. Yes. So devotional life, what is devotional life, Pastor? I tell you, ang tanan mismo na imong career life, imong love life, unsa may mga life nimo, mga emotional life, or unsa relationship life, kana siya mga life ana, ga-base na siya sa devotional life. Ang devotional life mismo is atong foundation sa tanang mga life. Natay gitawag na study life, natay business life, natay emotional life, natay financial life. Tanang mga life mismo gabase na sa devotional life. What is devotional life? Devotional life is simply a private meeting each God or each day between you and God. I'll repeat. Devotional life is simply a private meeting each day between you and God. Simply private. So in other words, a devotional life is this is between you and God. Meeting God every day. Last Sunday, nag-iskod ko sa inyo, na ang Ginoo nasa appointment sa inyo every single day. He wants to spend time with you. Why? Because He has a word sa inyo, para mag-iyahan ka kung kinsa yung imong sugton, kinsa imong panguyaban, kung kinsa asa ka dapat mong adto, na in word, specific word si God sa imuha. Ganong patakataka kang sugot, ganong patakataka kang dagma, magsamad-samad na ka, ganong man, kay wala ka nag-spend time sa Ginoo. Amen. Kung engage ka sa mga business, abin ko sure na, pero di na sure. Amen. Muna mismo, God has or appointment sa tuha. Nasa appointment sa tuha may so, one devotional life, it is our lifeline. Devotional life, it is a daily time of personal fellowship with God through the Word, through worship, and prayer. So, kung sa ipato na ito, devotional life, pamina mo may so, ang magtiayon sa diyang magminyo na sila, ang una yun nila may so, pag-honeymoon. Come on. Ngano mag-honeymoon man sila? Because they are on stage make sure to know at to get to know each other and then mag-fellowship na, mag-stress na, mag-diyan na, mag-stress sa ilang ilong, galong ka, ay, kagaya po! Sila? So they are mismo ang ilang relasyon para mag-build ang ilang relasyon stronger. They need to have a fellowship every single day. Amen! Mura naman ka sa isa ka balay, kung kamo mag-tayon, kamurando, awaiting ka na, yung sa'yo may kamo sa'yong balay. Oh, for example, si Brian, si Fletcher, sila pang kuha. Karun, di ba imagine mo di sila magtingganay? Ha? Di ba huwag ng baba? Ha? Inana mo na sa tuwa, kung ikaw may nung tanong, dami kita may nung door, eh, kung inana ba? Kasi is kay mas, ayos kay pang. Abot sa balay, di gusto yan. May lang siya mapanabi sa mga tao na ayos kay Fletcher. Grabe, anointed kaya kasawa mo, bulit sa worship. Pag abot sa balay, kung sila nandoa, di nila gusto yan. Marami ko na sa church, marami ka na Lord, ay lang, ayus sa kanin mo Lord, pagkabot sa play, wala. Are you here? Do you know that Jesus is a jealous God? Siluso ang Ginoo, sama sa Papa. In the book of Psalms 84:10, nakainod si David, this is his declaration. Ingon sa, a single day in the house of a single day in your courts is better than a thousand elsewhere. I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to live a good life in the homes of the wicked. But pasabot, yung sa niya pagsabot mismo na importante pag-ayo na mag-spend time siya diya sa Diyos even a single day. Ingon sa mas maayo pa mapuyok ko sa balay with the Lord kaysa makatubang ko sa mga sabugna magsusuroy no. Kaya ko kayo na to yeah.
Maglingaw-lingaw pa sa barkada, ha? Hindi pa kita pa itong barkada, pero sa Ginoo, paus Ginoo, magmugot pa. Ang imong katawa, ang mga katawa usay sa to, atong barkada, o ka na mga kalingaw. Pero itong abot sa Ginoo, mga na itong baba. Mga na, paano man? Ha? He is our Savior. If Jesus is your Savior, He is expecting you to spend time with Him. Ingon pa diri Pixon, ingon pa diri in the book of Psalms, ingon siya nga, ingon si David, gagrabe ka importante di ay ang iyang pag-spend time sa Ginoo sa iya. Ingon siya, a single day in your course, Lord, is better than. Inato ko siya, ingon siya, Lord, guwapa man to siya, pero mas lindod ka, importante ka. Lindod pa magiguyong sa iya, Lord, gagrabe kiliti, kilipe na kayo, pero ayaw sana, ikaw importante. In other words, dili niya ikabaylo ang iyang mga crushes sa Ginoo. Dili niya ikabaylo ang mga kalingawan sa kalimutan sa Ginoo. Inang katapat, ayaw ibaylo. If you value someone, you don't baylo it. Amen. Amen. So, dito sa Lamentation. Lamentation chapter 3, verses 28 to 29, sa Message Translation. I really love this verse. Ingon pa dili, Lamentation chapter 3, verses 28 to 29, sa the Message Translation. Ingon dili, okay, when life is heavy, wala ingon dili, if life is heavy, ingon dili, when life is heavy and hard to take, it's a makarelate na heavy kaya hard ka lo. Ibigay na ganyan mga problema, you know, wala kami ng pansin, na ganyan thesis, na isang, bayroon mo, nasigutin, nagkatagahan. Ingon pa din si Solomon, yun na ang Lamentation is giniging ka naman niya ang isulat ni Solomon. Ingon sa, when life is heavy and hard to take, go off by yourself. In other words, wala din go off with your friends. Wala ningon po niya kinanggan ay group study or group din prayer. Ingon din, go off by yourself, enter the silence, bow in prayer. Bow in prayer, don't ask questions. Wait for hope to appear. You know what, listen, when you spend time with the Lord, there is so much hope that you will receive. Kaya ka, Lord, kami na kaya. Kung kampo ni kung nagahanay ka mismo ngayon, regulation sa Ginoon na ipang ako. You know what? Ang tao, mawala lang niya ang cellphone, mawala ng kwarta, ay nang mawala ang hope. Isan pa yung nang wala yung paglaon, na kay paglaon. Amen. So, mawala niyo ng pulong sa Ginoon yung son. When life is heavy and hard to take, go off by yourself. In other words, ikaw isa. Kinangan mo, enter ka sa silence sa pag-inom and then you bow in prayer. Don't ask questions, but wait for hope to appear. This is devotional life, church. Devotional life, devotion is, they come from the word devoted. Dili devote, ha? Devoted. Kung sa'y word na devoted, devoted means having a strong love or loyalty for someone or something. You know, if you love someone, ang imo expression yun, if you love somebody, you need to spend time with him. Can I hear amen? Bisag wala kay pity, matuyod ka kay you love him. Bisag pagpila pa na abutin, imong subangon. Bisag unan, init, magpayo, bisag unsa imong ipando, basta makita lang ni mo siya. O na kapag gusto, maraming paraan. Kapag hindi, ang daming dahil. If you love the Lord, believe ka kayo, Pastor, busy kayo, Pastor, di ko ka-devotional. Ang question ni Wanda is dili ang ayat imong gugma. Kaya ang gugma, mamuhat, mangita, oras. Kung wala'y gugma, wala yung oras. Love will find its time. Amen? Mangita sa oras, makiksuonan ang gugma. Pero wakay gugma, wait ka, walay oras. Wakay ay, Pastor, mag-devotion na lang. Wakay sa oras, Pastor, is that TV at four? No? Na mamigil ang yung growth study. Kanya ko mabulag, eh, ang hindi mo ang ikuloy. Problema, hindi mo kaya. Ang nangisig lang.
want to build Lugaysonan for in a lasting foundation, we need to have a devotional life. Spending time with God every day. Amen. Ingon pa diri may son, na isa ka, kamina mo na isa ka, man of God, ingon siya. A man can live for 40 days without food. Or close. Or, ingon siya, a man can live for 40 days without food, 4 days without water, and 4 minutes without air. But he cannot live for 4 seconds without food. Amen? God is our hope. Kanang hope yung makita sa kalibutan, pahiligid na. Kami na mga tao, may mga lalaki na, kailan nga ng pag-alaw, babay, makakalaw. Ay, nagpag-alaw yun sa Ginoo ng pag-alaw. Makuha din mong pag-alaw sa Ginoo the moment you spend time with God. Amen? Amen. Amen. Paul Nixon, in the book of Matthew, chapter 4, verse 4. Okay. Gusto na ako i-emphasize sa inyo sa importante ng devotional. Okay? Na ngayon ka, mabisi ka sa duty, busy kay nani, busy ka na, wala kay time. I tell you, Ixon, sa upang hinon, kung imong hinigod mo, makita niyo to us. Dagan kay time to matubang ka sa computer, dagan kay time is mo nga nakasatrabahohan, dagan kay time, exhausted ta. Pero imong ang pulong sa Ginoo, Jesus told him, money nga time si Jesus, nagbigutom siya, he was tempted by the devil. And ingon si Satan, if you are the Son of God, turn this stone to bread. But ingon si Jesus, no. The scripture say, people do not live. Say to me, people. People. Hindi katapat, apil ka. People, di magka monkey, di magka animal. People. People do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kumuhin ka bread alone. In other words, ikaw ko no, ako ko no, di tamamuhin lang sa ginakaon na ito physical na food kada adlaw. Sa ato a, kada buntag, alas 7, bukaon ta, pagka alas 9, snacks. Pagka alas 12, panilto. Pagka alas 3, snacks. Yeah? Pagka alas 3, pagka alas 5, snacks mo na. Pagka alas 7 sa gabi, dinner na. Eh, pagka dinner, pagka sa TV, at saka pa naman mga chicheria na. Pagka alas 12 na 5 midnight snack, grabe ka, kinapit na ito atong tummy sa mga bread. What is bread? Bread is a staple diet, common meal. Noon na itong mga common meal na ginakaon na ito every day. But yung sa inyo ni Jesus, people do not live by bread alone. In other words, di ka masurvive din sa kalibutan kung sige na kang pagkaon sa mga malamig na pakaon na wala gabasa sa pulong sa inyo. You cannot survive. Di ka mo survive kung sige lang ang kaon sa mga kalaw. Lamig nito, pastor. Lamig kaya ang Korean food na ito. Lamig kaya sa mga food niya. Lapat ang kung sa kakasing na food, ikaliba ang nag-iapo na. Heaven and earth will pass away, but His word will remain. Mawala man, people will come and go. Your job will come and go. Your business will come and go. Your lovers will come and go. But the word of God will remain. Amen. That is why kinahanglan ka to spend time sa word ni God. Kung mahilig mo ba sa pocket books, kanang mga intelligence ang book, kung sa mga books. But the Bible is the book of all books. Pinaka-oldest book, but it is very powerful books, which is the Bible. That's why we need to have a devotional life. Kung gusto ka founded, kung gusto ka mismo ma-strengthen ka, taliwas ka sulay, hindi ka ma-wave, or ma-shaken, ningali ka, pero hindi ka mo mabaslide. Nakita na akong mention, daghay na mabaslide ang rasol, hindi kasi kuman. Ang rasol, wala na devotional life. Right. May pastor, na natingala siya, sa nagwali sa devotional life,
nasplit iya mundo kay tulong nga unsa nga doktrina ano to no ano gyud mag spend time sa Ginoo di ko na doktrina kini expression man is kung bukwa importante ni mo ang Ginoo you need to spend time with God every day we have given 24 hours a day ang atong devotional life ang atong time na ginaspend nato sa Ginoo it is our time 24/7, 24 hours a day. Pila man ang tithe sa 24? Pila man? 2 hours and 40 minutes? Muna mismo, pagpagmata na ito, supposed to be ang ika-expect ang Ginoo, yung pagmata na ito, siya itong sampiton, lahi pa itong inasampit. Pagmata na ito, cellphone, pagmata na ito, kabut ritso, si atritso, nigo ritso. Diba? Eh ano ka? Ano? Nakinambit sa mga kwarto, pagod sa mga inigmata, alas 4 alas 5. Pagod din ang ato, pagmata mo, alas 10 pa lang, imata ka sa tigmata alas 10. Ano tapad ka ba? Kapagod ang Ginoo, kaya nang mga naman, kaya expect ang Ginoo, kung mga istorya, kasi yan, but the sad thing, ang imong yun ako na sa imong auto, is ang imong cellphone, imong parasan, ang imong trabaho dahil. You know what, listen, the Bible is very clear, before you talk to somebody, talk to God first. Before you partake your physical food, partake the spiritual food first. Amen. That's why in Matthew 6:33, I'm going to say that last Sunday, that if you seek God first, the beginning of the day, God will provide everything you desire. It's time to shine. Amen. This is our time. In other words, ang money sa may sonan. If Jesus is our Lord, sama-sama mas trap sa kabasura ng mga minyo diri. Ang marriage is not a contract. Itawag na ito, dili na sa ako, magkasal ko. Dili na tawag na ako contract na license, no? Kontrata. Kaya kung may contract, license contract, or marriage contract, kung tawag niyo marriage contract, mura lang siya, okay, because ako na pa kay higugma sa mo 10% okay pa ako. Ma-expire na kay higugma. Ano ko divorce na ta ha? Eh wala naman kontrata man kontrata. 10 years na kontrata ko ni ta ko glai, di ba? Ya ay kay mga lalaki. Ay, kung kita mo na mismo nga sa asasinado, na 10 years mismo ang ilang ginakuha, ginapasa. Pero praise the Lord, wala pa ko ang ano. Ang marriage contract, dili na actually marriage contract, is a marriage covenant. The moment na magiging yung kasa o sa kabana o sa kabay ng laki, pili yung pwede nga na yung sipare, kamatayon rin, bubulat. In the same way sa atong relasyon sa Ginoo, the moment you surrender your life with God, God, be my Lord, I receive you as my personal Lord and Savior, kana mismo, di na kontrata, it's a marriage covenant. Amen. 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 It's a covenant na dili na yun ka, mga matango, awan, nabaksay ka, pero ang Ginoo, at agahula, lang yan sa iyo, ano sa when was the last time that we would just say, Lord, I love you so much. I did you that. I can really do that. When was the last time? Or do not come and show to the Lord, and I can tell you, Lord, I am not the same thing about this. No, I'm not the same thing about this. So for you, will the Lord see you again? If you don't. Huh? You know what? The sweetest and the highest prayer we can utter every day is, Lord, Amen. Ba? It's hard to know the Lord without reading the Bible. Listen, devotional life, listen. Knowing God is not enough. We need to experience Him every day. I'll repeat. Knowing God is not enough. But we need to experience God every day. So if you know the Lord is not enough, basa niyo Bible from Genesis to Revelation, na basa na niyo for the sake of reading, you memorize everything, even sa mapa ni Paul, si Jesus, asa sa ga-journey. Memorize niyo tanan, but wala niyo na-experience si God. You know what? Gusto sa dito, niyo ma-experience ka niya every day. Sa ginanaran na inyong mga, wala yung pagsin sa inyong mga, hindi ko recognize mo, gi-recognize ka sa dito. Amen. You know what? God recognize you.
kanin mga iso, sa kung sa kanin doon na cellphone, no? Sa kung sa kanin doon na cellphone, kung wala cell battery, kung wala lumbag cell, hindi mo ma-appreciate. Amen? Ang devotional life, wala na ganit, church, na permitting para mag-function ka. Kung ikaw wala kay devotional life, para kang cellphone na walang battery. Hingin, katapad, ako wala yung battery. Ang tao makaiksunan na walang devotional life, parang cellphone na walang battery. So, kung saan ni mong text, kung saan ni mong dula ka, o kung saan ka dula, Pokemon. Di, yung kakadua, ay ano, wala'y battery, inanak mo na. Kaya naman ang tao na wala'y devotion, devotional, sama na enjoy na siya, pero wala ka mapala. Hindi ito tapad. Hindi ka ganyan. Hindi ka tapad. Mag-usap. Okay, pinaw. Ang devotional life, sama ni sa sasakyanan mo ng pagkasulina. Okay? Walay sasakyanan mismo nga 24 hours ginagamit ng pagkasulina. Mabuti ng panahon mismo, mamainti na ganyan ang tank, ito yung sasaw, sa mga utero, mga Lamborghini, mga sana Audi, kung saan na kami ito sa pinag, pero walay kasulina, hindi ka na magagalit. Hinanak ko na, sa kung saan mo ka-try, sa kung saan mo ka-guapa, sa kung saan mo ka-cute, kayo, nagkaroon yung mga kusente mo. Pero wala kayo emotional life. Para kang sakinan, walang gasolina. Hindi ko maanda. Amen. At ang paglakan si Jesus. So, importante itong devotional life. Amen. Pastor, isuda na Pastor Ison. That matters kung gumba. Mga bisita, I want. How many of you came for the very first time? Pastor. Ang mga first timers. Wow. Ang ganda ng identity, ang atong ginabasihan ni isang relasyon na ito sila. Siyempre, Ixon, kung di ba, kita mag-ibig makarelate ani, kung imo siyang inigugma, di ba, you will make a wish for the things to be do eh. Mag-text ka sa mulay ito. Okay, balik, kind of, developer. Ixon na, mag-text ka mulay ito. Simple lang, mag-messenger ng ano, kind of, pero maka-chat ka, maka-FB ka, FB. Grabe, para lang maka-agun, para lang maka-express ka. So, ninaw na ito. Wala. Kaya namin ang tapad. So, kaya ng mga ganun ka-offenta. Importante pa ang ginusin ko tapad. Hindi na katapad. Inaalaga sa ko kung di ko ka-spend time sa inyo, ha? Basta importante ka-spend time sa inyo. Amen? Amen at ang pagpakan si Jesus. Sa devotional life natin, naagin niya ang word, na ang worship, naagin ang prayer. So, sa niya mo devotional ka, naagin ang word, naagin ang prayer, naagin ang what? Maybe you will start like 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Diya mismo may exercise ng disiplina. Amen? Amen. Amen ba? So, inanak mo yung suunan. O, muli akong ginakuan sa inyo. Kinsa galing ang kasaling mong pagkaon sa mga birthday sa inyong sinya. May stop again. Yes, ako na pista rin yung magluto ko kayo. Ikaw na ako sa mga silingan. Kapag-uman, pati kung wala tayo maghanda ng mga silingan yung pagkaon, yan ikaw magluto, patay ka. Ang devotion na rin, Ana, di ka magsaling question. Of course, mamina mo sa Sunday service, mamina mo sa YouTube, mamina mo, you will be fed for Ixon sa may nana. But ang ginoon, expect siya, you have to cook your own food. Ang devotion na rin. Amen. Kaya mo ba niya simpan ko? Hindi sa kong mag-ibig. Hindi na mag-ibuso ng pastor. Kaya mo simpan ako, makapamina mo sa wali ni pastor, sa cellphone leader ako, kung makapamina mo sa mga YouTube. Kaya kung kanay mong basihan, ikaw mismo, wala ka nag, wala na din na devotional. Ang devotional is that you read the Bible and pray and you will grow and grow and grow. Read your Bible, pray every day, pray every day. Sinanggol
mature ka rin siya. Amen. Kailangan we need to read the Bible. Mas maayo pa yung sarka mo. Sa gara no, dagat sa inyo, ang mga packing books, ang mga whitepad, sa mga iPad, maybe kayo mga makilitik, ay, kilitik, ano mo, may sunan. Listen, listen. Ang buong na punong sa gugma, walay lahat ng Biblia. Amen. Amen. Right. Amen. So, muna ang mga eksunan. Kaya ang devotional life is you have to feed your own self. You have to cook your own food. Sama na kung higot ang swimming pool, kinsa din ang nakaligot swimming pool ni Tatanan. Pag higot din ang swimming pool, pag uli ko sa bulay, hindi na ako maligo, kaya nakaligot ako. Pag auma, hindi na ako maligo, kaya ako nakaligot na yung swimming pool. Pag asunod ako, hindi na ako maligo, kaya nakaligot ako swimming pool. Hindi po yung dihigso. Ang devotion ko rin na ba? Ah, pastor, nakasimba naman ko. Nakapin ang devotion ko. Pero, basa ko pa ko sa Bible, ano mong devotion na pinang ko. Once again, devotional life is your quiet time with God every day. Amen? 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 So, your public performance always depend on your private performance. It is very, very good na mag-atubang ka makaisunan sa mga tao, sa mga client, mga clients ni mo, mga students, mga classmates ni mo, sa mga kaubal ni mo sa trabaho. Hindi kayo mag-atubang ka, nag-iing kanil mag-atubang ang Diyos. Wala kang example sa imo, ano si Jesus nakastansya sa mga problem, sa mga pagsulay. Why? Because kalabuntan mag-ampo sa imo. Si Jesus gani na devotional life, kita na ba? Ang ato kay malamang life. You know what? Your devotional life is more powerful than your love life. Amen? Mura na nang ngayon si Inani, si Pamina mo. Ginabalik-balik kahapon, nagduwa ng basketball o praise God. Ato pa parang mga player. Kanina pa rin ito, kanina nga ang may decided before ka mo appeal sa karong next month na inter-church. Napunta yung liga sa atong kaugalingan ng church. Okay? Pag-liga ka, basketball, napunta yung volleyball, at ang ano naman. Makita tayo, pag-abang ka ako sa gym na nananatawag to in one, may volleyball, may basketball. Or yung isang gani, ang morning sa Sabado, mga nag-volleyball kahapon, mga nag-basketball. Okay? So, ato na naman ang kitingan Benson. Isirin na ito ang by teams. Okay? By teams. Walay gula sa kaon na, walay gula sa kaon. Sa basketball, ang actual yung nila ng dula, di ang inabasing may exon at 2 hours. For example, NBA, ulas na sila mga 2 hours. Pero sa practice nila, di mag-practice lang for half day, and then whole day, or 2 days. How many days mag-practicing sila practice, pero ang dula nila, 2 hours lang. Inanap ko na may exon sa atong kinabuhi. Ang atong sip service may exon every Sunday lang, napunta yung Friday, napunta yung cell group, thrice a day lang. Pero ayaw pagsalikaan na kaliha lang mo magkaon sa Word ni God. Kinahanglan mo, kadabutan, magkaon mo every day. Can I hear amen? Amen. Muna ito si Pacquiao, 3 months na preparation, pero ang away niya, mula sa nagsang 2 hours. May lang 2 hours lang, or 1 round lang. Knockout pa na. Gansi ang bayan. Pero gansi ang bayan kayo, 1 round lang. Knockout tayo, build day contract. Pero ang training ni Pacquiao, pila 3 months, inanak na. Para pa sa gubang ni mong mga unexpected mong mga pagsulay, mga problema, sa gubang ni mong, di na niyong gabalan, mga surprise mga pagsulay, balikpun ka kung na kayo din na-build ng foundation, which is your devotional life. Amen? Amen. Pastor, di ko kabalo. Kabalo ka eh. Baka ako di ba? Ina, kabalo ha? Pura nung inani, so, pura nung sasabi, nung sasabi mo si Jesus, I am the vine, you are the branches. Kung ang vine mismo, let's say, ang vine, ini-durian. Niya, ako sa branch, ako balikod. So, makita ni mo, nindot kayo ang balik sa branch. Kaya pa'y bunga, ha? Pag-ibalik na ako. Kasi, tanaw ni mo, okay pa kayo sa nan, cute pa kayo sa nan, cute, nindot pa kayo. Pero pagpita ka din sa nan, malaya na siya. Cute pa lang na sa trupeo, pero wag ka rin na connect sa vine, malaya na. Amen. Kaya nga, no, wala na i-sustainer, wala na i-sustain, wala na i-connection sa punuhan. Kaya ang vitamins mismo sa branch na ikan sa punuhan. Inanagod na. Kung wala kay devotional, cute ka. Cute pa kay kakaroon. Cute pa yun ka kay kakaroon. Pagayon, wala kay devotional, matigulang ka sa bata.
Kiyot pa kay Nasya. Kiyot pa kay Hallelujah. Kiyot pa kay Kuro Mama. Kung Diyos ka muna inyong ako. Bata ko na ako. Ang hindi mo na. Wala na yung devotion. As a pastor, may galing sa mga tanan. Let's have our devotional. Amen? Once again, sa devotional, your quiet time with the Lord. The maker of heavens and the earth, He wants to spend time with us. Imagine, ang namatay sa cross after Felix na resurrect, gusto siyang makikita sa mo every day. Ikaw, ganahan ka. Pastor, okay ka nag-artista, makikita yung pastor. Si Jesus, labaw ka sa artista. Ang artista, wala mo pa matay. Wala na lahat, hindi mo kinabuhin ng katapusan. Kaya yung amo, kaya yung classmate, kaya yung teacher, mga professor, mga terror, wala na pa matay sila. Pwede pa lang ikaw makamatay sila. Ano inanagot na ka-excited sa atubang sa iyo ha? Or sa mga amo, dapat hindi inanagtaon ka sa iyo. Excited na matubang every day because nagpakamatay sa iyo. Amen. Excited sa magkita sa iyo. Eventually, may soon, may matabang pa na umabot sa Jesus. May mga dahil niyo, oh na, sila yung nakaskalibutan, grabe. Sunod kayo pa. I love you na. May God, good and faithful servant. Wow. Pagkabutos mo sa langit, may ginom, it's a God. It's only sa God, it's a libutan, hindi ka kita suod. Dayo, pati mo. Amen. That's why you need to read your Bible, pray every day. Amen ba? So, muna sa main sonal, importante, ang backslide, kaya mga tao ng aluya, ang hinundal na ako na emotional. Kasi siya kung meron, pero wala na kayo emotional, muna na siya. Nahinay na si muna. Nahinay na. Ang iyan na ana, simba, pakita ng tao, ingon-ingon na kasi niya po. Pero kapag naman, listen na, sa Satan will tremble when we see you, when you see you spending time with the Lord. I want you to understand, kinipagsigma na ito, di na makatrubol sa kansintan. Yes, matrubol siya. Magalang sa isabahan siya. Kaya mali ka sa church, di na kayo makatrubol sa iyo. Magtukar ka, mag-drums ka, mag-keyboard ka, mag-sulit ka, mag-worship kita, di na kayo makatrubol sa iyo. Matrubol ang demonyo, kung makita ka niya, spend time sa iyo, sa Master. You know what? Satan is a creation, a creation as a creator, but God is a creator. That's why you tremble siya kung ikaw spend time sa creator. Amen? So, idasin ko na ito kung pinabuhin so, na kinahalan ka mo devotional every day. Before you do something, before you go to your school, studies, before ka mag-to sa iyong trabaho, before you do anything, spending time with God. Imo ba na ito lang, for example, sa dyan, ikaw, imo oras, kasi mo, alas 8. Kita pag bumata ka, nakay alarm clock. Ang alarm clock na yung make sure na alas 5 sa buhay. May pag-alarm na yung panong sa baanos! Sa pag-a-useless alarm clock, ilabay na lang. Nagagal yung alarm clock, no? Kung di tayo na alarm clock, ikan sa YouTube, mga mga pa, ito may kamot, pag-a-pass ako sa baon, 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 ka bago ka ikan sa itulungan. Amen? Amen ba ako? Banabanaan mo ko, kasi hindi mo trabaho alas 3, dapat alas 8 makakakamit. Ang devotional ka, sa 5 minutes lang, ang 10 minutes, spending ka, di mo over, o kagalo, sa iyo, may tabo ka ron, but ako ito biya, di ako may surrender everything ko. Guide me, lead me, Lord, ako matulungan niyo ako. And pagkabutin mo sa eskula, grabe ako sa iyo, sa gatrubo na sa iyo, kalma lang, nakay, peace. Naka-enjoy sa iyong heart. Ano mo na nang ito? I-fill up ng mga skino. Iba ng mga skino. Amen? Are you listening? Yes. So, muna may isa sa devotional life, corbero, the sugod na sa desire. Kinsa din ka desire na mag-devotional every day? Yes. Mataas ka mo. Kinsa din ka na desire na mag-devotional every day? You know what? Ang desire, the sugod na siya mismo, siyempre, ang that desire, siguro sa nauna, you are thinking about that, the desire ka, but eventually, may isa, may mo ng delight. Amen? Pressure to siya, pero may mong pressure. Ang pressure ni mo, may mong pressure. Pressure sa kabuya, bilar pa kayo, hindi ka pag a duty, o na yung job yan, no? Pero pag matani mo may iso, ay ka Lord, ay hindi niya iso. Muna mismo ay, sa sutian ng mga, sa pastor,
ang nganong nine ani may sunaw kinabuhi together with my family. Ako ni sarili ka nung nine ani to. Nganong may mga blessing mo because of God, because I spend my life every single day with the Creator because He owns everything. The Bible says that silver and gold is mine. Siya ang millionary, billionary, trillion, or the trillions. Bila ka, imagine siya ang tibukan, siya ang tagis na makalimutan mo, spend time, okay, spend time ka sa iya. What a moment. Honor kayo na, amen? Even ako, testimony na ako sa inyo. Ako, maminsan na gani ko, ako nga lang, magamot church, maminsan gani ni Bishop Korea. Pura ko bayawan ko. Ayos sa kayo. But Bishop Oriel recognized us. When supposed to be na ay, I mentoring ko last week sa Osamis, he was saying, okay, cancel your mentoring, just come, just back. He was seeing you in Kojinsan, bring Pastor Herbert, he has Pastor Herbert and Pastor Rolly. So we went to Kojinsan, first time I moved to go, nadalam yung GPS, or I think ways nga more high-end pa sa GPS, na mga dalang, I mean, they gave us the pero we had to give us a destination. Kita na mo may suminanang blessing sa Ginoo. Ang blessing sa Ginoo, when you spend time with God, kung saan ways ba, panitaon ka. Kung saan may mga barang, panitaon ka. O, kung saan parang ispend mo mga barang, ibisi ba? Kini parang, may na angel, may na Ginoo angel, i-deliver na. May gabi ka na adlaw na ising istorya sa ko. Kini pa kayo, ihatag. The Bible says, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When the Lord give me the desires of my heart, pero wala mo kitinay ko na ako sa Pike. Ang imo lang, isunod-sunod ka sa desire. Ako mo na desire, mo na desire. Mga tatay, gidilay pa rin mo kinabuhay sa Diyo. Kung sa'yo may nagadilay, mag-glipay ka, spend time that ka, may honor ni mga Diyo. Amen. Pag-abot na mo na ito, may isunod, Bishop Korea, kung tawag ka, inubli, pag-abot mo sa hotel, inubli, Bishop, okay, punta kayo sa aming hotel. At tumi na ito, may isunod, dalasagmas, bayang-bayang mga pagbagahe. Ang iyong bagay na doon ako, napuno ka sa mga masalubong. What? No. Imagine, Bishop Oriel, ang iyong member, 30,000 plus na. 30,000 plus na member. Yeah, hindi siya basta masama. We got kwartahan case na lang. No, ako expose sa inyo mga exo, ma-amaze mo, no? Ipakita ko niya kung sarili sa mga niya mga ang iyong mga guitar, inani, $300 US. Or $3,000. $3,000, pila mo na. Yeah, pila po. Sa church nila, 40 ka po. Ang sambalay niya, 40 ka po. Napasay doktor sa gitang. No? Kana sila ka ng mga banda sa... Kana silang Chito. No? Silang... Si Chito? Chito Miranda. Magpuyong pala sila ito. Mamalik na sa gitang ni siya. Mag-post mga special, okay, for sale. Ah, bato na sa ilang balay, mga artista, mag-ilog sa ilang kita. Yeah, anak, hi, for fun, nag-ilog sa Bisha. Pero, you know what, I'm honor nga. Pero na, okay, huli, sa'yo to, sa'yo ko. Chok na, ano ko? Anak, wow, grabe, honor kayo ngayon sa unan, no? Honor kayo ngayon sa unan, i-inipan ka sa unan, ang Ginoo, and ikaw, i-recognize ka sa Ginoo. Kailangan mo honor ka, mag-wait ka, mag-wait ka, Lord, ako, mag-spend time ka sa kuwa, kinsa ko. Kinsa ko, Lord, gusto mo mag-spend time ng Diyos. Amen? Amen ba? Amen. So, ang devotional, sa para na sa akin ng mga drug addict, may isang like 4 levels of drug addicts. Ang uban, pagpatay. Mauban, katago-tago. Ang una, masugod sa curiosity. Ang curious. Curious siya na, lami pa ka, ay, madunga na yung matilaw, matilaw. No? So, iya kitilaw, ano, kiti ay. So, ikadwa matag ati, ikadwa occasional. Ano siya, bugami siya, kung ay, pista. Pista, ay kasal, ay kahon. So, ikatulong matag ati, regular. No, kada-adlaw na mag siya. Kada-adlaw na magamit, kada-adlaw ba na mga regular. Ay ikaw ba mga full-grown addict? Kaya full-grown addict, mag-rape na lang para makakawat, para makaka-addict. Mag-rape na lang, mag-las-las ay ng mga dito, puto ng dito, no? Mag-rape ko na lang, sa tibula, papatyo, no? Ang bata, papatyo, para lang makuha mo ng mga full-grown addict. Sa Ginoo, inaanak mo dapat. Ang devotional, mura lang inaanak, una-una, curious ka. Maganda, ay, pati lang mo, devotional, alisa kayo, sunod, ay mo lang,
occasional or curious ka rin, occasional, kung ano ito, mag-emotional lang ako, kaya ito, kasi mo, sunod din lang sa ako, busy ka rin. Occasional lang na, pero sunod na lang, ma-regular, kaya adlaw na ka mag-emotional, pero sunod pa na, mayroon na ka full-grown addict sa libro. Amen. Hindi ka mayo appreciate sa gamay na taga-tagpiso mo. Thank you sa piso. Gamay lang ako, gamay lang ako. Hilang na ka. Wow, grabe ka dito. Ito taraya din mo. Amen. Ay, maray mo ka full moon. O, nag-disar sa ginagay mo. Mga adik mo nalako. Amen. May mo ng adik mo na eksonan. Dapat sa devotional, adik ka. Okay, what does it mean to have a quiet time with God? Simple na. What does it mean to have a quiet time with God? Sit down and shut up. Okay? Kung sa'yo magpasagot nga mga quiet time sa Ginoo, simple. Sit down and shut up. Sit down, maglingkod ka, or maglakaw ba ka, shut up din mo ang mga distraction ng moments. Ayaw pag devotional na may mga nasounds nito nga, huwag kang! Ang mga buntag sa'yo, pinag-panagaling yung video kayo mga silingan, buntag sa'yo, no? Ang inuwa ko pinig siya, natatawa ako! Hindi ko kaya ang tanggapin sa ako. Ay, hindi ko sila. Sila ka rin. Dapat, unhani mo, before sila magpa-sound, before sila mag-devotional, ikaw mag-una-una. No? I-shut up, kung sit down, shut up. Karabitong, hindi mo ako isa. Ang inong ginagawa, right mo doon lang. Luta rin sa mga sinasokay mo ka. Kaya sa kapas ko rin yung sabi, kung daw siya mag-spend time sa Ginoo, mag-brush siya, mag-ilang mo siya para matumag sa Ginoo, Lord, I thank you, God. You're the very important person in my life. So, wala akong isigit, bayit niya, nag-look ako sa inyo last Sunday, kung mag-emotional ka, open your mouth, kaya kung mag-anay ka, tulog na kayo pa. Ngayon sa mga niya, lakaw ka. Because Bible, Lord, thank you. Worship the Lord, thank you this day. Open nyo ang isa ka, tulog ka, tulog ka na. Marami tayo, ang prayer mismo, marami siya kanang well, kanang tabay, kapag na, kung puso, kanang puso mga eksyon, kanang puso mga imumbahan. Kung di nalimutan ang inyong tubig, di na wakas, dapat alam, pagbutan ang tubig sa gamay, na lang imumbah. Ganoon, parang hinay ko ng tubig, wala, tumut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 
kayo po tayo tayo mo, di lang ganang mo ka. No? Ay, 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 it's very important of the ino na pulo sa ino 46:10 Psalms verse okay Psalms 46 verse 10 ingon dira pa ing soul na be still and know that I am God. I will be honored by every day, every nation, and I will be honored throughout the world. Be still and know that I am God. Gusto na ako masabog sa inyo, ha? Kung ikaw ang nalagad ka sa pinakulay ng puso na ginanaw yung ministry, ikaw kastumanod ka, ina-declare ko nga, you need God. If you need God every day, you need to spend time with God every day. If you don't spend time with God every day, you don't need God every day. Kanayin, amen. When I need God. Kurang ito, I need my job. Di yun pwede na absent ka. I need my studies. Di yun pwede mo absent ka. It's the same way na if you need God, you need to spend time with God every day. One of the things to David, be still and know that I am God. God wants to talk to you, to us. And the sad thing is we are so busy. Busy kay tayong suot. Muna. Okay, the question is, what happened when we spent time with God? Kung sa'yo may tapusan na we spend time with God, very simple lang, we become like Him. Amen? Ako, Lord, kung sa'yo magpasagot yung become like him, mayroon kang ito? No. Kana ako ng batig kinaiya, kinsa yung kinsa din yung admin na batig yung kinaiya. Imagine, gigaw pa sa lapo, na yung sakit ito, sungayan ka pa sa'yo, nalilipad dapat, gusto mo yung sungay, gubo yan. Dapat na hinala ang kinaiya. Batig yung kinaiya, eh, mabalas mo, hinala ka. Sabi ka, hallelujah, bro, nalibak ka tayo ka. Napatay mong awan pa ka. Pero mo lang na-exon, the more you spend time with God, the more you become like Him. Kung sa'yo ba pa sa kumana,
you gotta start reflecting the beauty of God. Amen. His love, kita, His quality, His character, mumanifest sa tua. Tanan mga basura, mga baggages, mga garbage sa itong kinabuhi, na batikis na nga kinaiya, mawala na siya may sure eventually. Kinala ka, ang inyong papalikas, mawala yung pagpamalikas, mawala yung pagkagabtanon, mawala yung sag-usa na umawayin ka, tanan ng mga bad mo na sa'yo mawala if you spend time every day. What happened when you spend time with God? You become like God. You become like Him. Nakasabot, the character of Jesus will manifest in your life. Amen ba? Ang sa ingon din sa Bible, in the book of 1 John chapter 2 verse 6, ingon din may iksunan, 1 John chapter 2 verse 6, anyone who claims to be intimate with God ought to live the same kind of life Jesus lived. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. So ato daw kinabuhi, sama daw ang Kristo, atong panginabuhi, in one way by spending time with Him. Listen carefully, you become what you belong. What you behold, you become. Kung unsay mo kinabehold every day, what you feed for every day controls your life. Kung unsay mo kinafeed every day, mo control na sa imo ha. Kung wala kay kinafeed sa Word ni God, tanawa, matransform mo kinaya sa kalibutan. Kalibutanon kay sanan ka. Tanan ka gusto niya, kalibutanon. Tanan ka, tanan mismo mga maro na sa kalibutan. Hindi ka mo ipit mo kaugalingon sa pulong sino. Hindi ka spend time with God. Wala sa counter-attack na iso. Kamina mo, kusgan kay kalibutan. Everyday matempta. Everyday, every single day na yung temptation wherever you go. Temptation is everywhere. Mga pressures everywhere. Imagine, grabe ka bukat. Grabe na ako problema sa kalibutan. Kung wala kay counter na by spending time to go so na hindi mo kaya, you can survive. Yeah. Ang pagpapalagad sa Ginoo, dili ni hipokrito ni hipokrito. Amen? Pagpapalagad sa Ginoong Anes. That's why gusto na ako ipagalo sa ito. Ang mga disciple, kung namin yung natiguan mismo, nagbugay na, be honest, be transparent to your leader. Kaya, di na ako kaya, nagbugay na kayo ko, ako ako dinuso na. Bugay na resto na. Ang imo na lang anak, na nagpas at pinpin ng school, before kami speak up, dinuso na ka para mo, ikita rin ang dinuso na, kaya nakalimuso na. Pero wala rin. Ang sama ito, dinuso na ka Amen. Devotional is your personal contact with your Almighty God. Personal connection. Personal contact. Kaya yung inyo. Importante ang ako devotional. Amen ba? So tagaan ka mag-simple lang. How, what will you do during devotional? Ang atong ginatundong rin yung pikwa. M is message, ang P is promise, ang C is command, and W warning, and A application. Ako ba rin, nakasunod ako ba wala. But I wanna give you this church, ha? Beginning today, it's your pronouncement last this morning, beginning today, para di ko maglipal. I wanna share to you about how, kung saan mo during sa devotion na, kung saan mo magbahantan mo. Okay? Kanang word ka is OAP. Kung saan na? Soup. Okay? Sabon. Okay? Right? So, ang S-O-A-P, muna sa S, stands for Scripture. Okay, butang nyo na, Scripture. Ang Scripture mismo, mabasa kay Scripture, let's say sa Aquamix, in the book of John, chapter 20 na ako, story about the crucifixion of Jesus Christ. So, during sa Scripture, mabasa ko, then next ako, concept of observation. Okay? Karoon na, simple na kayo na observation. And after sa observation, kung sa inyong pay application. After sa inyong application, there are a big prayer. Okay? For example, kini, those who say, believe in God, should live their lives as Jesus. Atong i-open sa Matthew 24:13-37. This is a command. Ingo na pulong sa Ginoo, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, and strength. If Jesus is Lord over your life, you are commanded to love God. Amen with all your heart. So, ang scripture na ako ni siya, Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, soul, and mind, strength. Ang akong observation, di ko mga kaipuliay na nigugma sa Ginoo sa tibok na ako sing-asing. So, ang akong application, Lord, I must love you. I love you, Lord, with all my heart.
So ang ako one prayer, Lord, help me to love you with all my heart. Amen? Simple lang may information is OAP. So, connection. So, muna is picture, observation, application, and prayer. Amen ba? So, muna may iso, kinamlan na may devotional notebook. Na may devotional notebook. Kaya dilit mo yung may iso na memorizon. Memorizon yung mabasa ka, dapat yung sulat mo. Ano mo ba yung hindi mo yung right things mo? Para mga laki, dapat nahilig mo. Amen? Amen ba? So, it's not a burden. It is a desire. Kaya kano may iso, mura siya, sako may pribalisan mo. Kung sa kanil din ang sakit kung walang pagkakit. Kung sa kanil din ang sakit kung walang gasolina. Inalak mo niya kung sa ka-powerful ako sa ka-design ko kung may devotion na. May kaya ka mag-gusto pero may devotion. Mag-gusto ka sa nasa. Anong emotional kayo ka? Because wala kayo devotion na. No? Bakit you're so emotional? Because you don't have any devotion. So, amen ba? Are you getting something? So this is I person na mag-build na ito, mag-founded pa rin sa strong foundation, kinahanglan na ito, thanks for that. And that's all we stand in, sa devotion na ito.